depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach. And you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach, and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Let me start with this. I have something to tell you, or magsimula tayo sa storytelling. So, merong isang girl at merong nag-aaya sa kanya na makipag-date. Eh, nagkataon dalawang guy na sabay silang makipag-date sa kanya. And yung girl, hindi siya interesado sa mga guy. I mean, di talaga siya interested. Pero tinignan niya kung sino mas mabait. At na-found out niya na pareho silang mabait. I mean, pareho silang good boy. At na-found out din niya na itong dalawang guy ay pareho ding may pinag-aralan, pareho ding professional sa buhay, at parehong disente. I mean, pareho ding pogi. Halos magkapantay lang sila dun sa mga bagay na yun. So, itong girl, nako-confuse siya. Actually, hindi siya ganun ka-interested dito sa dalawang guy. So, binasi na lang niya kung saang lugar sila magde-date. At dahil ang isang guy ay ang wallet niya, ang laman ng wallet ng unang lalaki is 100 pesos. At ang laman naman ng wallet ng pangalawang guy ay nasa 30,000 pesos. So, hindi naman niya nalalaman yung laman ng wallet nila, pero sinabi nilang dalawa yung laman ng wallet nila. At doon na siya nakapili. And guess what? Of course, hindi niya pipiliin yung isang guy na may 100 pesos lang na laman yung wallet, di ba? I mean, let's be realistic. I know na hindi pera ang basihan para sa isang bagay. As well, na may mga situation talaga na kailangan maging practical ng isang tao. Of course, sabihin na natin pareho silang gwapo, pareho silang disente, pareho silang professional, pareho silang may pinag-aralan, pareho silang mabango, pareho silang gentleman. Pero hindi mo masisisi ang babae kung mas pipiliin niya yung may mas laman yung bulsa, di ba? I mean, kung yung laman ng pera niya 100 lang, ano kakainin nila? Eh kung itong pipiliin niyang isa, may 30,000 yung laman ng wallet niya, edi mas mag-e-enjoy silang dalawa. However, ang pinaka-analogy ko ay hindi naman tungkol sa dalawang lalaki at sa isang babae. Kasi ang pinaka-naging labanan dito, labanan ng wallet. Kung sino ang mas high value sa dalawang wallet. Yung isang wallet, ang laman lang niya 100. Yung isang wallet, ang laman niya ay 30,000. I mean, gaano ba karami ang option na pwedeng bilhin nito? Example, bibigyan na lang kita ng example. Meron kang wallet A at meron kang wallet B. Yung wallet A mo ay kulay blue at yung wallet B mo ay kulay blue din. Nga lang, itong isang wallet mo, ang laman lang niya ay 500. Habang ang isang wallet mo naman, ang laman niya ay 30,000. Ngayon, kung kakain ka sa labas, magiging stricto ang option mo. Halos mapupunta ka lang sa isang option. Pwedeng KFC, pwedeng Jollibee, pwedeng McDo, or you know, pwede yung mga yan. Pero kung mag-5-star restaurant ka na, alanganin na yung pera mo kasi may pamasahe ka pa, di ba? I mean, mag-aalangan ka dun sa mga mas mamahalin dahil yung pera dun sa wallet mo, sakto lang. Alangan naman ubusin mo lahat yun para sa pagkain lang, di ba? So, ang isang value ng isang bagay ay nakadepende sa option na meron siya. Did you get my point? Kung ang option mo ay konti lang, hindi ka talaga magiging mabenta. I mean, kung ang option mo ay hanggang Jollibee lang, McDo lang, hindi mo kayang kumain sa ibang restaurant, ibig sabihin, yung value mo, hindi siya ganun kataas. Pero kung ang option mo ay sobrang dami, kaya mong pumili ng mga mas mamahaling restaurant, yung value mo bilang wallet ay mas mataas. Dahil nga, 30,000 yung laman mo. However, masyadong mahaba itong analogy ko na to. Sana naintindihan nyo. Huwag sana kayong magalit kung ganyan man kahaba yung kinwento ko regarding this story or analogy. Dahil at least di tayo paulit-ulit. Ito lang ang punto ko. Kung magiging wallet ka, ilan ang option mo? Kaya mo bang pumunta sa 5-star? Kaya mo bang pumunta sa Starbucks? Kaya mo bang pumunta sa mga mas mamahalin na resto? O mag-e-end up ka lang kung saan-saan? I mean, dumarating kasi sa buhay natin na akala natin ang option lang natin yung ex natin. Kaya pag iniiwan tayo, hindi natin kaya. Minsan yung ex natin, gurang na, mukhang balyena, mukhang bakulaw. Pero mahal pa rin natin kasi iniiwan tayo. Kasi akala natin, yun lang yung option natin. Wala tayong abundant mindset. Nawawala sa atin yung
alam mo yon, yung strength na parang gusto nating makuha lahat. Kaya nating kunin lahat ng bagay. Yun yung nawawala sa atin. So, kung gusto mo na ang isang tao ay habulin ka, dapat yung option mo, lagi siyang open para sa lahat. Lagi mong isipin na bilyon-bilyon ng tao sa planeta ng Earth. Hinding-hindi sila mauubos. Kung yung ex mo mukhang balyena, I mean, makakahanap ka pa ng ex na mas matino. Kung yung ex mo mukhang sugpo, makakahanap ka pa ng ex mo na matino, di ba? Kung yung ex mo mukhang tilapia, o kaya mukhang manok, mukhang parot, mukhang ibon, o kaya mukhang aso. I mean, ang dami diyang option na pwede mong mahanap. Kung yung ex mo parang ugaling mamamatay tao, o kung yung ex mo ugaling pokpok, o kaya kung yung ex mo ugaling malandi. I mean, wala ka na bang option? Ganyan ka na ba ka low value? Parang isang tao lang yung kaya mong fokusan? Kaya ka hindi hinahabol ng ex mo? Kasi alam niya sa sarili niyang hindi ka independent. Alam kasi niya na ba't kanya hahabulin? Eh wala ka namang option kundi siya lang, di ba? Siya lang yung option mo. Pero kung magkakaroon ka ng mindset na matino at matalinong mindset, marirealize mo na mawala man to, pwede ko naman siyang palitan. So, tinuturo ko ba is, coach, tinuturo mo ba is, hanap kami ng iba kasi ganito, kasi ganyan, kasi ganun, kasi wala nang kwenta tong tao na to. I mean, hindi ko tinuturo na humanap ka ng iba. Ang tinuturo ko lang, kung ayaw na sa'yo, tumigil ka na. Marami pang iba dyan. Ngayon, paano kanya hahabulin? Isang teknik lang ang kailangan mong gawin. Taasan mo yung value mo para ikaw yung piliin niya sa lahat. Damihan mo yung option mo. The more na mas madami yung option mo, the more na mas mataas ang value mo. Ano ang sinabi ko kanina? Kapag ang wallet, maraming kayang bilhin, ibig sabihin, ang wallet na ito ay high value. Pero kapag ang wallet, walang kayang bilhin, ibig sabihin, ang wallet na ito ay low value. Kapag ninakaw ang wallet mo at ang laman lang ng wallet mo ay 50 pesos, iiyak yung holdapper. Pero kapag ninakaw yung wallet mo at ang laman ng wallet mo ay 30,000 pesos, magpapaparty yung holdapper. Did you get my point? Hindi ka hahabulin ng holdapper kung 50 lang yung laman ng wallet mo. However, di naman niya malalaman yun. My point is, you know, at the end of the day, you need to become high value. Kapag mas marami kang option, mas marami kang kayang gawin, mas pipiliin ka ng babae over anything. Or mas pipiliin ka ng lalaki higit sa lahat. Kasi nga yung mindset mo ang tino eh. You know, I'm talking to my clients and dami ko na naging kliyente, no? Almost 700. No, it's mag 800 plus, mag na 900 na. Hindi ko alam. Hindi ko na maalala. At alam nyo, napansin ko, yung mga iniwan, option nila, isang tao lang. Ex lang nila. Habang yung ex nila, sulit na sulit ang buhay. Kasi yung ex nila, ang dami niyang option. Parang open for another option itong ex nila. Parang dun sila kumukuha ng confidence eh. Dun sila nagiging independent. Kasi alam nila na marami silang pwedeng pagpilian. Habang ikaw, siya lang yung gusto mo. No matter what. Kahit niloko ka na, kahit ginawa na tong platito, I mean, kahit tinraidor ka na, siya pa rin. Siya na nga yung nanakit sa'yo, siya na nga nang iwan sa'yo, ikaw pa itong maghahabol. Siya na nga itong may atraso sa'yo, ikaw pa rin yung maghahabol. I mean, let's be honest. Niloloko mo na lang yung sarili mo. So, sa hinaba-haba ng mga sinabi ko, isa lang ang punto ko. Damihan mo ang option mo, at kapag dumami ang option mo sa buhay, tataas din ang value mo. Anong ibig sabihin nito? Kailangan ba mambabae ka ng 50 o manlalaki ka ng 50? I mean, hindi naman yun yung punto ko. Ang punto ko lang is option. Marami kang pwedeng pagpilian. Parang kapag marami kang pera, kaya mong bumili ng kahit anong uri ng bahay na gusto mo. Marami kang option na pwedeng bilhin. Pero di naman lahat bibilhin mo, di ba? Isa lang ang bibilhin mo. Ang punto ko lang, damihan mo ang option mo. Kapag kasi ganun yung mindset mo, mas attractive ka sa ex mo. So, kung gusto mong habulin ka, at kung gusto mong mabaliw siya sa'yo, kailangan marami kang option. So if you need an advice, you know, you can just PM my Philippine Dating Coach page at pa-schedule kayo kay Jerry for another appointment. Thanks for watching.